Isaías, Mindanao, and all around the world na nanonood sa ating broadcast this morning. Magandang, magandang umaga po sa inyong lahat. Today is a new day. At ang araw na ito ay punong-puno ng sorpresa. Ang araw na ito ay punong-puno ng mga biyaya mula sa ating Panginoon. Kaya ating welcome ang mga biyaya nito sa ating buhay, mga minamahal. Sa umagang ito, alam po ninyo, pinagpala na ng Panginoon ang araw na ito. Kaya tayo ay magsaya. Tayo ay maganap sapagkat napakaganda ng araw na kaloob ng Panginoon sa atin. Sabi nga ng Psalmist, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Marami po tayong dahilan para pasalamatan, para purihin ang Panginoon. Kaya nasaan ka man, sama-sama po tayo sa umagang ito na purihin natin ang ating Panginoon. Kay ganda ng umaga kung si Jesus ang inuuna. Come on, let us praise the Lord, our God, this morning. Kay ganda
wala pong makakapigil sa atin sa ating pagpupuri kay Lord. Amen? Amen. Let's sing this song. Sa mga kamay at ito ay ikaw ay kay Jesus ating Diyos haring tunay. Sumayaw! Sumayaw, uminda sa awiting may gala, problema'y kalimutan pagkat siya'y may kasagutan. Tayong lahat ay umawi! Tayong lahat ay umawi sa tugtugin makalangin. Ang Diyos sama ay papurihan, papurihan banal niyang pangalan. Itaas ang kamay, itaas mga kamay, at ito ay ikaw ay kay Jesus ating Diyos haring tunay. Sumayaw, sumayaw! Sumayaw, uminda sa awitin may gala, problema'y kalimutan pagkat siya'y may kasagutan. Tayong lahat ay umawi sa tugtugin makalangin. Ang Diyos Ama ay papurihan, papurihan banal niyang pangalan. Tayong lahat, tayong lahat ay umawi sa tugtugin makalangin. Ang Diyos Ama ay papurihan, papurihan banal niyang pangalan. Papurihan banal niyang pangalan. Papurihan banal niyang pangalan. Woo! Amen! Purihin po ang Diyos, at sa oras pong ito, samahan niyo kami sa ating pambungad na panalangin. Tayo po ay mga manalangin, mga mahal naming mga viewers na nanonood ngayon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Tulad po ng pagsikat ng bukang liwayway, ang iyong pag-ibig sa amin ay di nagmamaliw. Salamat po sa iyong katapatan, salamat po sa iyong kadakilaan sa aming buhay. At sa oras pong ito, Panginoon, amin pong inaanyayahan ang iyong banal na presensya sa aming kani-kaniyang mga tahanan. Salamat po, O Diyos, that you will invade each and every one of us, lalo tigit, Panginoon, ang mga viewers namin nanonood sa oras pong ito. Salamat po sa iyong pagtugon sa kanilang mga pangangailangan. Dahil ngayon pa lang, Panginoon, nagpapasalamat na po kami. Tulad ng iyong sinabi sa iyong salita na ang sinumang nananalig at nagtitiwala sa iyo, kailanman ay hindi mapapaya. Kaya salamat po, O Diyos, na sa oras pong ito, kasama namin ang iyong presensya sa aming kani-kaniyang tahanan, sa aming kani-kaniyang trabaho, saan man kami naroroon, O Diyos, lalo tigit ang aming mga viewers na nanunood sa oras pong ito. Pagpalain niyo po ang gawain ito, pagpalain niyo po ang bawat isa, pagpalain niyo po ang bawat tahanan na kasama namin ngayong umagang ito. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, ito po ang aming panalangin. Amen. And amen. Patuloy po tayo sa presensya ng ating Panginoon at atin siyang sambahin, pasalamatan sa kanyang kabutihan sa ating buhay.
sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Minsan pa kay buti-buti mo. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupurin, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y hindi nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Buti-buti mo. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupuri ka namin. Pinupuri, sinasamba kita, aming Diyos. Kilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y hindi nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti kang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos sa amin ay nagmamahal. Grabe. Kay buti-buti ni Lord, mga kapatid. Ha? Kapiyan muna po tayo and enjoy our breakfast. Enjoy this day because this is a beautiful Wednesday morning. Grabe po. Kaya dakila, kabuti, katapat ang Diyos natin. Kaya tikman natin ang aking kape. Walang lasa po dahil mainit na tubig lang pala ang aking iniinom. Praise God. Kahit walang lasa, pakiramdam ko matamis na matamis at masarap na masarap. Kumusta po kayo, our dear viewers? Kumusta ang familia nyo? Kumusta? Alam ko, punong-puno pang refrigerator nyo, ang dami nyo mga pagkain at masaya ang tahanan dahil ang Diyos ang nagahari sa bawat isa sa atin at sa buong sambahayan. Kaya mapayapa, matahimik, panatag ang puso at ang sarap po ng mabuhay na kasama ang Diyos at ng buong sambahayan, lalo na pagka siya ang nagahari. Salamat naman po dahil kahit maraming mga problema, pakitas lang po ang iyong kamay kung wala kayong problema. Salamat po. Ang tenas ng iba ay mga paan nila, no? Ang taong walang problema, dalawa lang po ang dahilan. Una, yung ilong niya, meron ng bulak ang kanyang ilong at nakalagay siya sa tahimik na tahol, okay? O kaya, pangalawa, ang tao niyan ay nasa
loob po ng Mandaluyong. Okay? Masaya-masaya ang mga yan. Ha? Walang problema yan. Okay? So, dalawa lang po. Either nasa loob ka ng Mandaluyong, alam nyo na yon. Kung hindi nyo alam yon, ipagtanong na lang, ano yung nasa loob ng Mandaluyong? Okay? And then, yung nandun ka sa 4x8 by, anong size na yon, yung atahol? Tapos may bulak ka. Tapos ang tahi-tahimik niya, kahit na suntukin mo yan, ha? Kahit na munin mo yan, ha? Kahit anong gawin mo dyan, hindi kikibo yan dahil walang problema yan, okay? So, thank God sa mga problems, it makes us a better person, ha? Problems make us a better person or a bitter person. Nasa iyo yan, no? Or it will make you wiser or foolish, okay? It will make us to trust God more and to depend more on God. Kaya dahil sa problema ngayon, natuto tayong tumawag sa Diyos. Tayo natutong manalig at magdepende sa Diyos. Pagka wala ka ng problema, you are self-reliant, ika nga. Hindi mo na kailangan ng Diyos. Kaya thank God sa mga problems and it will really make you a better Christian. I always remember the word of God na sabi ni David sa Psalm 32 verse 8, taste and see that the Lord is good. Pwede pala tikman, no? Of course, natitikman natin tuwi-tuwi na kung gaano kabuti, katapat, kadakila at yung kapangyarihan ng Diyos sa atin. Ramdam na ramdam natin ang kanyang presensya, ang kanyang pagmamahal. At yung kapayapaan na sa gitna ng mga pagsubok at problema, di natin may paliwanag bakit mapayapa ang ating puso, no? Meron pa rin kagalakan at pag-asa at kayang-kayang harapin at sugurin ang lahat ng mga pagsubok sa buhay. So taste and see that the Lord is good. It is without question na napakabuti ng Diyos, ha? At siya po ay napakatapat sa atin. He is really good. God is good. Anong sabi ng ating mga viewers? All the time. And all the time, anong sabi ng mga viewers natin? God is good. Meron ng bago ngayon. God is good? Grabe. Yan. All the time? Grabacious. Yan po ang dapat na response ng mga sugapa kay Lord. Ha? God is good? Grabe. All the time, grabacious. Yan po ang dapat response natin, no? Yan po ang bago ngayon, ha? Kaya, mga kapatid, it is a beautiful Wednesday morning, June the 10th. At kanina lang po na-realize namin, biro mo, naka 71 days na po tayong nasa live stream. Imagine yon, 71 days na po kayong nakikinig at nakikita yung poging lalaki na nagsasalita sa inyong harapan. Ha? Yan po kasi sabi na misis ko, pogi daw ako. At mga kapatid ko, dumalaw po sila sa akin. Sabi niya, Frank, kung hindi ka na born again, ang pangit-pangit mo. Pero nung na born again ka, biglang na-transform ang buhay mo. At lalo kang pumopogi araw-araw. Sabi ko, kung lahat ng mga kapatid ganyan, eh di ba, ba't ka pa mag-pray na kunin ka na ni Lord, no? Encourageable na mga kapatid. Thank God for them. Hindi lang mga kapatid, mga kaibigan natin na nagsisilbi silang Barnabas sa atin. Dahil diyan talagang tumatapang tayo, tumatatag ang ating puso at para harapin ang lahat ng hamon sa buhay. At biro mo, tayo po na mga anak ng Diyos ay matatapang, no? Bakit? Dahil hawak-hawak natin at pinangahawakan natin ang mga pangako ng Diyos. No? Kaya lahat kayo mga viewers, atapang atao, di atakbo. Ika nga, ha? Atapang kayo. Okay, because God is giving you strength and courage to really face and to really overcome all this, giving you the strength to face all the problems and the anointing and the power to overcome all these problems. Okay? Tayo po yung magpipray. I know you have lots of needs. Ang dami po kahapon
Marami po mga prayer requests na dinala dito. And good news is, my wife, every morning from 7 to 8, meron po, nagsusumpo siya sa lahat ng mga intercessors, and they're praying for every member ng TFBC family, and praying for the city, praying for our country, and praying for the United States of America. Grabe, talagang umiiyak po sila. Pero nasa Zoom lang yun, talagang umiiyak. They are so intense, so earnest sa kanilang panalangin, at talagang they are in tears praying for one. This is every day po. Kaya hindi nyo yung nakikita ang wife ko, siya po nakikibunong braso po, nakikipagbaka ng todo-todo sa prayer and intercession. Kaya I am so blessed. Kaya hindi nyo nakikita ang wife ko, she is really interceding for all of us. Kaya mga kapatid, tayo po ay mag-pray, at alam ko ang dami yung mga pangangailangan, dami yung kahilingan, mayroon kayong mga problema. Thank God, dahil ang Diyos ay may katubunan. Okay? Jesus is the answer. Ang sabi ng mga pilosopo, what is the question? Okay? Para sa ating mga mananampalataya, anuman ang sitwasyon natin, anuman ang problema natin, meron pong tugon ang Diyos. Ganyan po kabuti at ang ating Diyos. At when we cry out to Him, pagka tayo po ay lumapit at manalangin sa Kanya, sigurado kang makakatiyak na may tugon ng Diyos at gagawa ng kamangha-mangha sa ating mga sa ating buhay, dahil tayo po ay natutong manalangin with all the promises of God. Imagine mo yung Jeremiah 33:3, Isaiah 65 verse 24. Kung hindi nyo alam yun, i-jot down nyo na lang, no? Before they will ask, I will answer them. And while they're still speaking, I will hear them. Sabi ni Prophet Isaiah 65 verse 24. And when Jesus Christ came, ask and it shall be given. Antindi niyan. Grabing hamon yan, bro. He's daring us. Just us, dude. Don't magnify your problem. Just ask, and you will surely receive. Seek, you will surely find. Just knock, 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 and the door will be opened unto you. And then pagdating sa John 16 verse 24, until now, sabi ni Jesus, until now, you're not asking anything in my name. Ask, and it shall be given to you, so that your joy may be complete, or you will experience overflowing joy, and then peace that passeth all understanding. And the Apostle Paul said, don't worry about anything. Instead, tell God about everything you needed, your needs, your struggles, your problems, and your requests. And then sabi niya, don't forget to thank Him, because God truly answers prayer. And then in verse 7, and the peace of God that surpasses all knowledge and logic, and this explanation, it will blow your mind, because you cannot explain. You cannot, your mind cannot fathom how God performs supernatural miracle in your situation. Kaya, when we pray, ayan, ang maganda sa pagka nag-pray tayo, nabubulabog ang mga anghel, na walang trabaho. Pagka nag-pray tayo, nabubulabog yan. They are so excited, to bring God's delivery, personal delivery to all of us. Kaya, wag nating walang ginagawa ang mga anghel. Dahil pagka tayo po ay nag-pray, mabubulabog lahat yan, and they're so excited to deliver God's answer and God's response to your request. Come on, let's pray. Lord, salamat po anuman ang ginagawa at kailangan at kahilingan at problema, mga struggles, mga suliranin ng inyong mga anak na nanonood sa TFBC Live. Salamat po. At ako talaga nagpapasalamat dahil mahal na mahal na mahal nyo ang mga viewers at Lord. At batid nyo, alam nyo ang lahat ng kanilang mga problema, mga pasalin, mga suliranin, kahilangan. Kaya lang, Lord, you want us to cry out to you and to really come to you with boldness and confidence, because alam namin, you will not deny us and we will obtain grace
in times of need. Kaya Father, sasamantalayin namin ang mga pangako mo na binitawan sa amin na aming pinangahawakan, that when we call unto you, you will surely answer us and you will show great and mighty things which we do not know. And you said, ask and it shall be given to you, Lord. That we, with boldness, we ask for healing for sa lahat ng mga may sakit, Lord. Heal them and restore their health. Lord, si Madam Mercy Poronda, Lord, na siya po ay pinapagaling at nire-restore ang kanyang health. Lord, ang mga kapatid na may sakit sa high blood, Lord, sa hypertension, sa ulcer, sakit sa ulo, sakit sa bulsa, sakit sa pamilya, sa asawa, sa mga anak, sa kanilang trabaho, sakit ng ulo, sa kanilang business, at maging sa neighborhood nila, Lord. Salamat po na you will take cover, you will intervene, and you will give them peace that passeth all understanding, and you will assure them that you will never leave them nor forsake them, and it is you who heals them, it is you who encourages them, it is you who gives them the strength and the inspiration and motivation, it is you who gives them peace and joy, it is you who gives them wisdom and discernment, and it is you who gives, who provides for all their needs, Lord. Salamat po ang mga nagtatrabaho, Lord, ngayon sa opisina. Lord, I know they are in need financially, in Christian promotion and favor, Lord. Help them, Father, to excel in whatever they do so that they will have unstoppable promotion and increase, Lord. At sa walang trabaho, Lord, bigyan ng trabaho. At sa mga businessman, Lord, I know marami po mga challenges sa mga business people namin, Lord. But your favor is upon them. You will send the clients from the north, south, east, and west, and you'll give them wisdom and creativity and imagination and positive, optimistic attitude, grateful attitude. And Lord, you will really and surely bless them, and you will open all the doors and opportunities for them, Lord. At salamat po sa mga pamilya na may problema. You are the God who is a restorer, Lord. Restore relationship. Heal relationship, Lord. All the hurts and the pain and disappointment, Lord. Thank you so much because you are the God of restoration. And Lord, for those who are seeking for advice and they need wisdom sa lahat ng decisiones, oh Lord, you are their Jehovah Rohi, the God who is their great shepherd. You will lead them and you will guide them and you will surely give them wisdom they needed, Father. And Lord God, salamat po sa mga magsasaka namin, maging masagana ang kanilang ani at protektado ang kanilang ani sa anumang klaseng salot, bagyo, at anumang klaseng kaaway po sa kanilang pananim. Lord, ang mga nagtatrabaho sa marketplace, Lord, wherever they are, at nagbibiyahe, protect them. Lord, mga anak namin, Lord, ilayo sa masamang balak ng kaaway, ang mga bata, Lord, na lumaki na may takot sa inyo, mga kabataan, na maging wise sila sa lahat ng desisyon, at magkaroon sila ng tamang barkada, at matuto sila magtiwala at matakot sa Panginoon, at sumunod sa kanilang mga magulang. Ganon din ang mga parents, Lord, maging loving and caring sa kanilang mga anak. O Diyos, salamat po na sa umagang ito, sa maghapong ito, ay kami na ay pinagpala nyo at tinugon nyo ang aming mga panalangin. Purihin ka, O Diyos, dahil sa iyo ay walang imposible. Ang lahat ay nakapangyayari. Purihin kayo, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen. Tayo po ay magsamba at magpuri kay Lord. Come on, at pasalamatan natin siya for all the answered prayers and for all the healing and for all the encouragement and all the promises that He has given to us. Just panghawakan lang po natin. Hold on to the glorious promises of God. Hallelujah. Come on, let's worship the Lord. Ikaw lang ang pag-asa ko, ikaw ang buhay ko, Jesus. Ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama, panatag na. Kaya ika'y
sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, iyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noong pamahal. Isang pa. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pama. Ibig mo ako noon pama. Ibig mo ako noon pama. Grabe. Ilang awit na yan, napapaihi na ako eh. Sobra-sobra na. Para ako'y ma-inspire at ma-motivate para mabuhay ng 100 taon, no? Pero sabi ng doktor ko na nagpa-check up ako, hindi na raw ako mabubuhay ng 100 years old. Sabi ko, "Doc, eh, ilang taon na lang?" Sabi niya, 99 years na lang. Sabi niya, sabi ko, "Pwede na ako dyan. Pwede na ako sa 99. Ha? Breakthrough na yon sa aking panahon." Pero anyway, mahabang buhay, maikling buhay, ang mahalaga na fulfill natin ang purpose ni Lord sa buhay natin. Kagaya po ng Acts chapter 13 verse 36. And David, after fulfilling God's purpose and God-given assignment, he slept with his forefathers and his body decayed. Alam niyo kapatid, hindi po tayo aksidente, hindi po tayo bula na bigla na lang lumitaw, at hindi rin tayo pagkakamali. For such a time as this, God allowed us to live because we have a specific purpose. At huwag mo yung gayain ng sino mang may purpose dyan. Bawat isa sa atin, kahit na more than 7 billion tayo sa mundong ito, may kani-kanyang purpose yan. Walang kamukha. Ha? Kaya every time naalala ko na we nag-apply kami ng Canadian visa at saka US visa, you have to go to Canadian embassy, you have to go to US embassy para sa magpapaano ka? Ayun, alam nyo na yan, no? Para sa, ano tawag doon yan? Sa, yung biometrics, okay? Biometrics, nakuha din, no? Kasi alam nyo naman, engineering graduate tayo, kulang ako ng vocabulary. Biometrics, itong mga thumb mark, kaliwat kanan, ayan. Sampu yan. Biro mo, out of more than 7 billion, walang kagaya itong mga thumb marks yan. Pati yung buhok ko walang kagaya, pati yung mata ko walang kagaya. In other words, you and I are unique. Kaya wag nyo akong gayain, no? Wag na kayong mangarap na maging kamukha nyo ako. Ah, joke lang yun. Pero you are unique individual and we have a specific assignment. Kaya discover, sabi nga ni Miles Monroe, the greatest tragedy in life is the failure to discover God's purpose for your life. On the other hand, the greatest discovery
ever happen is discovering God's purpose for your life. If once you have discovered God's purpose, live for it and develop your full potential para maging fruitful kayo at makapag-iwan po tayo ng legacy dito po sa mundong ito na pamarisan at ma-inspire ang maraming tao. Okay? Hindi yung buhay ka pa, pinapatay ka na, no? Maganda yung patay ka na, binubuhay ka pa. Bakit? You live a life of legacy that inspires and motivates the helpless and the hopeless. And those people who lost their dream, because of you, they started to dream again. Yan po ang mahalaga, mga kapatid. Okay? Kakaroon lang ako ng konting advertisement. Si Kuya Florencio Galang, nakapaggawa na po siya ng mga sticker. Okay? May maliit. Ito po ay hindi po basa-basa sticker. This is a first-class sticker, 3M po. Hindi po yung makabulos, matatalive, at maliwalo. Okay? Ito po ay 3M. Ang 3M po, isa sa mga first-class at matibay na materials na ilagay po sa kotse para it is a form of advertising, people. This is only small stickers na to. It's only 60 pesos. Pero kung nauna kayong makabili, 59.95 na lang po, okay? Ito pong malaki-laking ito, ilagay nyo sa likuran nyo. Ito po ay 150 pesos. It's also 3M, okay? Kung bibili kayo ng 100, magiging 159 pesos na lang po each, okay? Each, hindi po lahat, okay? So, lahat po, it is a form of promoting our TFBC TV. At maganda pong lagay sa ating mga sakyan, tricycle, motorcycle, maging sa gate ng bahay ninyo. Para it is a form of advertisement para maraming makarinig sa salita ng Diyos at maaliw sa mga gandang mga awitin, no? At sila po ay sila ay may panalangin at pakilagay na rin po ang contact number ninyo para may pag-pray po kayo. Okay? Gusto ko pong i-shout out ang mga business people po natin. Ang dami-dami natin mga businessman. Ito po ay mga naalala ko lang. Sakaling gusto nyo magpa-shout out, paano nyo lang po ang business nyo. Okay? Gusto ko nung shout out ang business ni Doña Annalisa Diego Matias. Lean and Green Organic Coffee. Wow! Organic coffee! Kape na walang chemical, puro organic, and then healthy organic resveratrol juice and turmeric milk tea, burning fats. Kaya kayong gusto magpapayat yan, contact nyo na lang si Annalisa Diego Matias. At kung sira ang sasakyan nyo, kailangan ng spare parts at brake, abay, IMM. Brakes and clutch. Diyan lang po sa harapan ng Diwa ng Tarlac. Kung nagugutom kayo, of course, punta kayo sa Tessie's Grill and Roasters. Ang sasarap po dyan, harapan ng SM. At isa sa pinaka-the best, if not the best chef dito sa Tarlac, ay si Oliver. Si Brother Oliver, yung Oliver's Kitchen. At kung kayo po ay tinatamad mamalengke, abay, kontakin nyo lang si Dang Lagman. Meron siyang Palengke. Call mo, atid ko. Yan po. Na? And then of course, si Melanie Puanco. Meron pong online business, RTW Samutsari. Si Diane C. Groceries and Food. Just contact them. At ang pinakamasarap na cake, chocolate and other kind of cake. Ayan po si Arte Keiko. May-ari po nito si Doña Rochelle Manaloto, yung magandang kapatid natin. At kung gusto niyo namang magpalamig, meron pong milk tea, no sherry. Yan po sa may Makabulus Drive, managed by Jano and Rio Manyala. It's only 200 meters away from our subdivision. Paglampas mo po sa Makabulus, yun na po, no sherry on your left. Of course, meron din pong milk tea sa harapan ng BDO sa San Roque, managed by managed by Jensen Gutierrez, anak ng aking best friend. Yung kung may problema ang sasakyan nyo, Kalampag Master at mga engine, magaling na magaling si Gerald. Shop ni Gerald dyan po sa
malapit po sa after Dampa on your right, lapit na sa Pag-asa yari, no? Ano? Paraiso. Oh, kung gusto nyong maghanda sa future, no, magpa-insure kayo ng Sun Life Insurance. Marami tayong kapatid na nasa Sun Life Insurance. Okay? Babanggitin ko ang pangalan, pero pag binanggit ko, baka maubusan ako ng time. Sun Life Insurance, just go there, no? Alright. Yung meron kayong gusto magpa-insure ng mga sakyan nyo, kahit na bisikleta, pwede nyo pa-insure, okay? People's Insurance, kay Kuya Henry Ocampo. Kung kayo po ay nagpapagawa ng mga advertisement, tarpaulin, and other things, you call si Kuya Ronald Cerezo. Okay? Si Arcilas, Arnold Arcila, yung picture, wedding, whatever it is, si, ayan po, Arnold Arcila. At kung gusto nyo ng maraming bigas, alam nyo, si Jesus, sabi niya, man shall not live by bread alone. Huh? Pero sa Pilipinas, no, it is by rice alone, okay? So, si Brother Dennis Gregorio, ang daming bigas. Huh? Kung gusto mo ng iba't ibang klaseng bigas, bigas na may tim, bigas na pula, bigas na maputi, bigas na kasintigas ng bato, meron yan. Oh, it's all kinds of bigas. Huh? And then, of course, sa trucking business, kailangan nyo magbuhat. Gusto nyo buhatin ang bahay nyo o kaya yung mga dapat nyo buhatin from this place to that place. Eh, may Ed Esteban trucking business, no? Ang dami po. At kung kayo po ay nangangailangan ng gamot, punta na kayo sa Camila's Pharmacy. Diyan po sa may San Sebastian Village, papuntang Holy Spirit. At of course, meron pong pharmacy diyan sa may Paniki, kay Alisa Montero. At kung gusto nyo pong magpagawa ng air condition sa bahay nyo, ha? Kahit sira yan, kahit hindi sira, kaya niyang sirain. Okay? Air condition kay Brother Paul Pineda. Ha? Kaya mga kapatid, ang dami po. At yun lang po naalala ko, ang dami natin mga kapatid na business people. Kaya dapat magkaroon tayo ng directory din. Ang ating objective dito, we patronize our own people. Hindi lang tayo nagpipray for one another, hindi lang tayo nag-encourage for one another. We should support each other. We have to patronize each other. Tandaan nyo, my dear viewers and my dear TFBC family, huwag kayong barat. Okay? Maging generous kayo, ha? Kung kayo ay tumatawad, tawaran nyo ng lampas sa presyo na kanyang binigay. Halimbawa, kung ang milk tea ay 100 pesos, pwede pong 120 na lang. Ganyan dapat ang born again. Kailangan tulungan talaga, suportaan, ha? Kaya ganun po, mga kapatid. Kahit na wala kang ganang kumain, makikain ka sa restaurant na mga kapatid at bayaran mo, ha? Kung wala kang pambayad, edi promissory note na lang muna, okay? So, yan po, IMM, tandaan nyo, pinaka-the best na clutch and brake, IMM brake, at mga motor oil, iba't ibang klaseng motor oil, ha? At iba't ibang klaseng spare parts, marami yan, pati gulong, ha? Gulong ng sapatos, no, hindi gulong ng sapatos, gulong ng bisikleta, kaya bulong sakyan, ng traktora, whatever, sabihin nyo lang, ipag-order kayo ni Kuya Jun at Ate Ruby. So, yun po ang ating mga patalastas, okay? Hindi po sila nag-sponsor sa atin dahil hindi pa sila nagbayad. Pagka nagbayad na naman, sabi na sponsor natin. We just, taos puso ko lang, ina-advertise. I'm so proud of all the TFBC family's business. Tuwan-tuwa ako kasi nangarap sila magkaroon ng business. Then na sila maging empleyado. Sila ngayon nagpo-provide ng employment. They are managers at talagang pagpapalain sila ni Lord. Kaya sila po'y nagtatapat kay Lord, nag-o-obey kay Lord, at nagtitiwala kay Lord. Kaya naman, garantisadong wala pong bankruptcy. Siguradong itataas ng Diyos ang kabuhayan ng mga kapatid. Kasi kapartner nila si Lord eh. At pagkakapartner mo si Lord, ay grabe, He will provide the wisdom, the imagination, all ideas, at the same time, clients from the north, south, east, and west. He will provide strength that comes from you and, of course, encouragement.
So, kayong mga business people, lalo kayong pagpalay ni Lord, lalo kayong ma-inspire, lalo kayong maging creative, and do not compromise yung quality of your service and the quality of your product. Okay? Pagka sinabing genuine po, hindi made in China, okay? So, yun po ang ating gawin. At mga kapatid, meron po tayong serya ngayon na pinag-aaralan ay we are discussing yung family, and of course ang familia nagsimula sa Diyos, at ang unang tinatag ng Diyos ay ang familia. At sa isang familia may mag-asawa, lalaki, si tatay at si nanay, at ang isang familia pinagpala ng Diyos ng mga anak o maraming anak. Okay, sa isang familia may biyanan, may balay, okay, may manugang, at meron kang hipag at bayaw. So, it is a cluster of many things na each one is a gift from the Lord and to make you a better person. Hindi po natin kaaway si biyanan, hindi natin kaaway si bayaw, hindi natin kaaway si balay. Isa lang kaaway natin, ang pangit-pangit niya, ang pangalan niya, demonyo, okay? Pero yung ating miyembro ng pamilya, asawa, mga anak, at balay, biyanan, all these things, they are our family, okay? Extended family, and each one of them, they have a role to make you a better person and to help you fulfill God-given assignment. There is no such competition, but there is a tremendous amount of cooperation, okay? Napakahalaga po niyan. We do not compete each other, we cooperate, we complement each other. Napakahalaga po niyan. And we have discussed that God is the sole, the one who established, who founded the family. Okay? Of course, ang first family ay nilagay ng Diyos sa Garden of Eden, si Adan at saka si Eva. And each one of them, they have a specific role na dapat gampanan, and of course, everything, it's all by, they are motivated by love. Kaya there is unity, harmony, and synergy. Napakalaga po niyan. Unity produces harmony, and harmony produces synergy equals success or fulfillment ng God-given assignment. At diniscuss natin that the husbands are the heart, I mean the head of the family. Pagka sinabing head, you are the leader, you are the manager. Yan po ang sabi ng Bible. And ang wives are the heart of the family. Sila po, they are to be supportive and to be subordinate sa kanilang husband. They know that, okay? And then the children are the heart of the family. They are the future. Napakahalaga po niyan. And we discussed last, kailan tayo? Nung Monday, we discussed the role of the husband, okay? They are to love God and to love every member of the family. And they are to really rise up. They were given the anointing, authority, and power, and they were charged to be strong. At the same time, not just to be strong, but show yourself a man. Ang ibig sabihin, magpakalalaki ka. Huh? You are so anointed, and you are so full of authority and wisdom. Kaya rise up and do your job wholeheartedly and cheerfully, and of course follow God, His ways, and know His ways, and follow His ways, and obey His commandments, so that the blessing of the Lord and the prosperity of the Lord will be upon you. Napakaliwanag po sa 1 Kings chapter 2, verse 2 and 3. Once you do ito pong ginagawa natin ito, God said He will prosper you. Grabe po, no? Meron ka na, lalo kang pagpapalain. Kaya if the father he fears God and is full of the Holy Spirit and he follows God and he obeys God and he submits to God, grabe po, pagpapalain pala ng Diyos ang sambahayan. Kaya itong dahilan kung bakit walang pagpapala ang sambahayan, instead na pagpapala, sumpa o pagpapalo, naghihirap, nagdurusa, sakitan,
kahit anong klaseng gawin nila, talagang nag-iikahos sila, talagang gumagapang sa hirap. I-check nyo po if you are connected to God and if you, the fear of the Lord. Yung pagkasinabing fear of the Lord, kapatid, hindi yung natatakot sa Diyos. Kaya ang alam natin, natatakot ka sa Diyos. Hindi ka dapat matakot sa Diyos dahil mahal na mahal ka ng Diyos. At ang pagmamahal sa Diyos, hindi, wala pong halong takot yan. Okay? It is a, it's a reverence. It is a love for God. Kaya bukal sa puso ang pagsunod. Okay? Kaya you become strong kahit na nangihina ka, kahit na kumisan talagang napag-iinaan tayo ng loob. Pero lumalakas sa loob na, you may become strong. Or it's because our strength comes from the Lord. And then, yung napakahirap gawin ang dapat gawin, but God, with the moment you made the step of faith and obeyed the Lord, suddenly the power of God, the strength that comes from the Lord, and the motivation, talaga nagagampanan po natin, ay hindi po mahirap gawin ang mga pinag-uutos ng Diyos. Actually po, madali lang. Ang problema sa atin, masyado, hindi tayo nakikinig at hindi lang nakikinig, magaling pa tayo kay Lord. Ang kailangan lang po, trust and obey, there is no other way, sabi nga ng isang awit o himno. Trust and obey, for there is no other way. And choose to obey the Lord, choose to honor the Lord, choose to really submit to the Lord. Grabe! And then the peace of God, I mean the blessing of the Lord, the prosperity of the Lord. Kung hindi mo ginagawa yan, ay wala ka talagang basbas, walang bendisyon, walang pagpapala. Kahit na gano'ng ka kasipag, of course, hindi ka magugutong kung masipag ka, pero hirap na hirap pa rin ang buhay. Stressful ang life, worried ang life. Punong-puno ka ng worry, kaya madali ka magpanic. Kaya if you will just do this, yung senior ko nung Monday, yung love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength, love His word and obey His word. And love the member of your family and just be strong in the Lord and do His ways and follow His ways. Not the ways of this world, not your own way, but God's way. God's way are much better than your ways, okay? And then, please, with all your heart, obey His word, His commandments, His law, okay? And then develop the fear of God. I tell you, grabe ang pagpapala. Pagka sinabing fear of God, basahin nyo ang Proverbs 8 verse 13. The fear of the Lord is to hate evil, to hate violence, to hate pride, to hate yung perversion, and to hate yung mga pagtitake advantage sa ibang tao. Yan po ang sabi ng the fear of the Lord. Yung ang sabi po sa Proverbs chapter 1 verse 7, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. But the question is, what is the fear of the Lord? The fear of the Lord is to hate evil, to hate violence, to hate pride, and to hate perversion. Yan po ang fear of the Lord. And to hate immorality, hate adultery, hate wicked people and sinners. Don't associate with them. That is the fear of the Lord. If you want to really understand the fear of the Lord, magsimula sa Proverbs chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, chapter 6, chapter 7, chapter 8, and you will see what it means to have the fear of the Lord. That's why when that fear of the Lord is developed, grabe ang blessing, ang basbas, ang favor, ang prosperity ni Lord. Please read it. Grabe po yan. Yan po ang ating napag-usapan nung Monday. And then, of course, yung obvious responsibilities. You are to be the pastor, you are to be the prayer warrior, you are to be the professor, the provider, the protector, and lastly, pang-anim, you stay pure. And before God, and for yourself, and for your wife, ang pagka sinabing stay pure, be faithful sa iyong asawa. Yung fidelity, yung pagtatapat mo. You are a one-man woman ba o one-woman man? Ang tawag, isa lang. Kaya nung kinasal kayo, for all the boys you loved before, for all the girls we loved before, inichipwera mo yan. And then, umarap ka sa dambana before God and before
the officiating minister before your parents and your in-laws and all your friends. Ito ang babaeng mamahalin ko. Only death can separate us for poorer or for richer, in success or failure, in health and in bad health. Only death can separate you. You made that covenant. Hindi po contract. It's a covenant commitment before God. Kaya yun po. Ngayon pong umaga, ang tatalakayin po natin ang wives, the darling of every home. Yan po. Wives are the darling of every home. Okay? Napakalaga po ng mga babae. I mean, kung I'm speaking about yung plural, kaming mga lalaki, ah? At mga babae, hindi yung isang lalaki, maraming babae. Hindi po yan. Hindi yan po. Kaya nagiging careful po ako. Okay? Para nakita kasi ng Diyos na malungkot si Adan. Mag-isa siya eh. Biro mo, alam nyo, when you read the Bible, hindi po totoong walang sense of humor si Lord. Hindi po totoo yun. Pagka palagay mo, walang sense of humor si Lord, wala kang imagination. Na hindi umaandar ang visualization and imagination mo. Okay? Alam nyo, every time I read the book of Genesis, tuwang-tuwa po ako. Kung bakit, alam mo bakit? Biro mo, nilikha ng Diyos ang mga hayop, mga ibon, ang mga isda. Palagi may kapartner, pero si Adan, walang kapartner. Di ba nakakatawa yun? Ha? At kung gusto yung matawa, kala nyo hindi nakakatawa, God is full of sense of humor. Tingnan ninyo yung sarili sa salamin, matatawa kayo. Okay? Ha? Biro mo, yung nakikita mo sa salamin, yun na yun, wala nang iba, yun na yun. Okay? Kaya, bakit hindi ako kamukha ni Bishop Frank? Hindi po yun. Okay? Yung nakikita niyo sa salamin, yun na po yun. Okay? Ha? Nilikha ka sa wangis ng Diyos. At kung nilikha ko sa wangis, kampangit naman yata ng Diyos, hindi po. May problema lang ang mata mo. Okay? Or may problema ka lang sa mata, okay? Kaya, mga kapatid, tayo po ang Diyos po ay mayroong matinding sense of humor. Grabe po talaga si Lord. Ah? At nung makita, tsaka hindi lang may sense of humor si Lord. Very sensitive din siya sa atin. Okay? Kaya nung makita niya si Adan mag-isa, alam niyo sa Genesis chapter 2 verse 18 ang sabi ni Lord after saying sa chapter 1 it is good, 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 it is good. 6 times binanggit ng Bible, it is good, it is good, it is good. Nung makita niya si Adan, it is not good. Wow, kailangan mag-rejoice lahat ng mga lalaki diyan, ha? Hallelujah. Anong it is not good for man to be alone. Ayaw ng Diyos na maging alone tayo and lonely. Dahil mahal tayo ng Diyos. Kaya ang Diyos, sabi niya, nung makita niya na nag-iisa si Adan, of course, bakit? Hindi ba alam ng Diyos na nag-iisa lang si Adan? Alam ng Diyos. Pero gustong malaman, gustong ipabatid ng Diyos na si Adan hindi pwedeng mabuhay na mag-isa. Yan ang ibig sabihin niyan. Okay? God wanted to see if Adan will look for a partner. Of course, si Adan, lalaki yan, naganap. Alam mo, sinubukan niya ang leon. Niyakap niyang leon, pero may balbasto, may pangil, hindi pwede. Niyakap niyang elepante, malaking tenga, tapos may trunk, hindi rin pwede ito, sabi niya. And then nakita niyang baboy. Niyakap niya, sabi niya, hindi rin pwede ito, baboy ito. Kaya malungkot si Adan. At nung makita ng Diyos ang kalungkutan, ang pagiging alone at nag-iisa si Adan, God said to himself, oh, it is not good for Adam to be alone. Huh? And then sabi ni Lord, ang next move niya, I will make him a helper suitable for his need. Yun po ang sabi ng Bible. It is not good for Adam to be alone. It is not good for Frank Santos to be alone. I will make him a helper suitable for his needs. Okay? Yung pong helper dito, huwag niyong isipin yung helper na nasa isip nyo. Hindi po yun ang helper, yung katulong. Ah?
Sa Japanese, ang tawag sa katulong, otosang. Okay? Otosang. Hindi po katurong. Okay? Hindi katulong. Hindi otosang. Pagka sinabing helper, nakita niyo yung word suitable for his need? Alam mo yung ibig sabi ng helper? Sa Hebrew, it means to assist someone in order to attain complete and total fulfillment in life. Yan ang ibig sabi ng helper. Ang babae pala was created to assist, to complete the husband to fulfill his God-given assignment. Kaya yan po. At kayo mga misis dyan, ha? Mamaya aawit tayo, kakaroon tayo ng break. Makinig kayo, ha? Mga misis, ha? Tandaan ninyo, nilikha ka ng Diyos para sa asawa mo to assist him, to complete him. Kaya yung Tommy Maguire ni Tom Cruise, ha? Isa sa mga magandang dialogue doon, eh. Sabi niya, you complete me. Totoo po yun. The wife completes the husband. Okay? Hindi the wives complete the husband. Hindi po yun. Kaya, nung makita ng Diyos na mag-isa si Adan, pinatulog niya eh. Sabi po sa verse 20, pinatulog ng Diyos si Adan. Ha? The first anesthesiologist, kayo mga doktor, akala nyo, nanggaling sa Greek ang pagiging doktor. Hoy, sa Genesis chapter 2 pa lang, nandyan na ang doktor, si God, anesthesiologist, pinatulog, okay? Tapos, surgery, surgeon, ha? Hiniwa ang kanyang dibdib, ha? Yun po ang surgery. And then, kumuha ng kapirasong tadyang. Tandaan niyo yan, kapiraso. Ah, God took a rib. Hindi po siya, he took all the ribs. Okay? Ni Adan, no. Only one single rib. And out of that one single rib, he created Eve. God's original plan for marriage is monogamy. Hindi po polygamy. Isa po. Isang asawa, isang misis, isang mister. Yan po ang original design ng Diyos sa marriage. One man, one woman, husband and wife. They are wed. Sinabing they were wed, the two became one flesh and they were not afraid. They were wed, glued together, they were sewed together as one. Two individual, but they are only one, united and wed together. So, mga kapatid, wives, pakinggan nyo to, mga babae, mga misis, okay? Nilikha ka ng Diyos para sa asawa mo, ha? To complete him, to assist him, to support him. So, ano ang responsibility ng mga misis? Supportive wives to their husbands. Okay? Plural lahat yun, ha? Wives to their husbands. Okay? Gawin natin singular. Supportive wife to your husband. Okay? You are to support him, to complete him. Meron siyang God-given assignment. The best person to assist him, to help him, ha? To support him is the wife. That's why, wife, listen to me. Listen to me, mga misis. Matalino kayo. Nilikha kayo sa wangis ng Diyos. Kayo'y very strong. You are very courageous. You are smart. You are strong. You are creative. You are one of a kind. Huh? You are faithful the same. And you are creative. That is who you are. Please, mga misis, don't ever, 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 ever think na kayo'y second-class citizen kayo sa tahanan. Don't ever, ever think na kayo'y katulong or servant or second-class citizen sa tahanan. Hindi po kayo servant, hindi kayo slave, hindi kayo second-class citizen. You were created in the image of God
And God created you to support your husband, to assist your husband, to complete your husband, to fulfill his God-given assignment. Kung yan ay engineer, because of you, he'll become the best engineer. Kung yan ay teacher, because of you, he'll become the greatest teacher. Kung yan ay carpintero, because of you, he will become the greatest carpenter. Kung yan po ay doctor, because of you, he will be the best doctor. Because you are the supportive wife, supporter kanya, the cheerleader, the prayer warrior, the inspirer, the motivator. Nagbibigay ka ng good and great ideas. You are so precious, you are so important. Mga misis, kayo po ay napakahalaga sa mister nyo. And if you want to know who you are, the most important in a relationship between husband and wife is knowing who you are. Knowing that the husband knows kung sino siya, the wife knows kung sino siya. You know who you are. Hindi ka second class citizen. You are not a slave. You are not a servant. You were created for the husband to complete him, to assist him, and to help him fulfill his God-given assignment. You are very smart. You are a genius, actually. You are intelligent. You are strong. You are courageous. You are brave. You are creative. You have full of imagination. You can make the best out of your husband. You are the secret. You are the weapon. I mean, the secret. The talagang sikreto na mister nyo, mga misis. Okay? Please, don't feel na kayo ay mababang uri. You were created in the image of equal anointing, equal authority, equal power sa husband nyo. Together, you can make a difference. Together, you can fulfill God-given assignment. And if you want to know who you are, my dear woman, mga wives, okay? Read Proverbs 31 and you will know who you are. Proverbs 31 defines kung sino ang babae at ano kanyang role, kung gaano siya ka-importante, kung gaano siya kahalaga, kung gaano siya katalino, kung gaano siya kasipag, kung gaano siya kagaling sa investment, kung paano mag-manage, kung paano mag-invest, kung paano mag-budget, kung paano po i-multiply ang wealth niya, nandyan po sa Proverbs 31. If you want to know who you are, mga wives, read Proverbs 31, please. Hindi ka lang maganda sa labas, maganda ka rin sa loob. Inside out, you are pretty. You are beautiful. You are precious. You are the secret weapon of your husband. Believe that. That's who you are. Okay? So your number one role is to be supportive to your husband. You were made for your husband to complete him, to assist him, and to make him the best out of you. Okay? So, awit muna po tayo, and I will share with you the second role ng mga wives. Okay? Let's worship the Lord. Wagas at walang kapanan sa aming puso, sa aming buhay. Papuri't pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhati sa pagkatapatan mo. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapanan sa aming puso, sa aming buhay. Papuri't pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka.
Panginoon, kay buti mo sa akin. Yes, Lord, hallelujah. Ikaw lamang ang tangi ko sa aawitan kita at pupurihin Panginoon kay buti mo sa amin. Aawitan. Aawitan kita at pupurihin Panginoon kay buti mo sa buti mo sa amin. Hallelujah. Grabe. Kay buti mo sa amin, Panginoon. Actually, hindi lang siya mabuti. Napakabuti ng Diyos sa atin. Napakatapat at napakadakila ng Diyos na yan. Binigyan niya tayong isang familia. Nanay, tatay, mga kapatid. Ganyan po kabuti si Lord. At kung siyang nagahari sa bawat pamilya, you will see, hindi lang siya mabuti, napakabuti talaga ng Diyos. Okay? So we discussed that kayo mga misis ay hindi totoong hindi kayo mahalaga. That's not true that you are nobody. You are nothing. Nothing. That's not true, no? You are meant for nothing. That's not true. That's a lie. That's the devil who is telling you, no? The truth is, you are somebody. You are very special. You are the most valuable person, okay? And you have the sense of belongingness. That you belong, you are loved, you are special, created in the image of God. And because He loves that husband, He created you to assist him, to complete him, to attain his complete and total fulfillment as a husband. And his God-given assignment ay mapupulfill. Ayan po ang ating, that's who you are. Pangalawa po, at napakalaga po yung senior ko kanina, napakarami po mga misis, hindi nila alam kung sino sila, no? You know, ignorance is the devil's best weapon. Isa sa mga best weapon ng demonyo is your ignorance. But if you read the Bible, and you will allow God, and you will just listen to God, you will know the truth, and the truth will set you free, no? And this truth will lead you to freedom, freedom to serve your husband and to do your part in assisting him and completing him gladly and wholeheartedly. It is awesome to see yung husband mo na walang sa tingin ng tao, walang kakwenta-kwenta, no? Walang ibubuga, ah, at walang ma-achieve because of you, ah, lumitaw ang pagiging ginto ng mister mo. Sa tingin ng tao, ang mister mo hindi lang siya bakal kundi kalawanging bakal, ah. Yung iba naman, ang tingin nila ng ibang tao sa kanila mister ay tanso, okay? Hindi po siya tanso. It is much better than that. He is a precious gold, and that gold in him na nakatago, na hindi pa na lumabas ang maximum potential, ang potential ng husband mo, it's because you wives, you are not fulfilling your job. You are not doing your job to reveal the real husband in your husband. Okay? Hindi po lumabas. Ang nakikita nyo lang, mga kalawanging bakal at mga tanso, ah, at mga plastic na walang kwenta, no? Walang halaga.
kung tanso man thank God, but it's precious than that. It's precious than silver. It is as precious as the gold. Kaya lang, kailangan ka na mister mo. So, with your support, being supportive, the cheer, number one cheerleader, the number one motivator, inspirer, prayer warrior, appreciating him, encouraging him, okay? Yung giving all these positive words na kaya mo yan, darling, nasa likod mo ko, kasama mo ko, ha? Ang tagumpay mo ay tagumpay ko. Magkasawa tayo, magkasama tayo, kaya natin yan. And because of you, my dear wives, your husband ay lilitaw at lilitaw ang pagiging ginto niya, ang tunay na kanyang halaga. And because there is a wife like you, na instead na ikaw ay nagre-reklamo, instead na ikaw ay nagnanag, okay? Instead na ikaw nagre-reklamo, nagnanag at dinadown mo pa siya, minamaliit mo siya dahil mataas ang pinag-aralan mo, dahil mayaman ka at mas malaki ang sweldo mo, o mas mataas, o mas matalino ka, totoo namang matalino ka eh. Totoo namang mayaman ka dahil nilikha ka ng Diyos para sa lalaking yan eh. Ah? Kaya dahil sa iyo, kahit pipitsugin sa tingin ng tao, ah, walang kwenta, walang halaga, walang ibubuga, pero dahil sa iyo, magiging 8th division champion yan, parang si Manny Pacquiao. Ha? Yung pipitsugin, pagka nag-rise up yan, he's a mighty warrior. Ha? Yung loser na yan, he will become a winner. Ha? At yung anlit, anting niya, sarili niya, suddenly he believes in God, and then the God that he believes, he's also a giant in the Lord. Yan ang trabaho ninyo, mga misis. Kaya huwag niyong panghinaan loob ang mga mister niyo. Huwag niyo kayong magreklamo, huwag kayong manisi, huwag kayong magnanag, okay? At huwag niyong ikumpara, please naman. Huwag niyong ikumpara sa ibang lalaki ang mister niyo, okay? No way, please. Ah? Your husband is one of a kind. Yan lang, wala nang kamukayan. Yan na, yan ang kaloob ng Diyos para sa iyo. And it is your responsibility to develop the man in him, to produce the gold in him, to reveal the gold in him. Oh man, I sense the presence of God here. I sense the Holy Spirit. It is your responsibility. Kung pipitsugin ang mister mo, you failed. Huh? If he is a loser, you failed. If he failed to achieve his God-given assignment, you failed as a wife, as a helpmeet, as a helper. God created you for that husband. He needs you. And he needs you. Yun lang po. Your goal is to help produce the gold in him. At mag-rise up yan. That is your goal. Be supportive. Okay? By all means. In any way, support him. I know meron kayong ideal man and you are so frustrated or disappointed. Mag-repent ka dyan. And you will ask God, Lord, help me to see the way you see my husband. Help me to love my husband the way you love him. And I tell you, suddenly the power of God and the Holy Spirit of God will hit you and he will give you wisdom. He will give you steps on how you can motivate, how you can encourage, how you can really be a part in the transformation and the change of your husband. My dear wives, you have a very, very special role. That's why God created you. Don't ever, ever, ever give up. Eh, Bishop, lasinggero yun eh. Babayero pa yan. Eh, Bishop, sugarol yan. Ay, matamadya yan. Batuga niya yan. O, inasawa me. Okay? Nagbibiro lang ako. There is no accident. God placed you over Him. And because of you, at sa tulong ng Diyos, sa tulong ng Espiritu ng Diyos, and because of your persistence and your patience and perseverance, that husband will change. The more you will criticize him, the more you will complain, the more you will speak negative, it will come out. Kung anong sinasabi mo sa mister mo, yun ang mangyayari sa iyo. Kaya change your language, change your vocabulary,
and begin to say, I thank God for my husband. I thank God na sila singero, babaero, sugarol, tamad. But Lord, I cannot change my husband, but you can change him. I will love him. I will try my best, but you love him best. I know someone na talagang wala nang ginawa ang mister kundi maglasing. Tuwing uwi yan, pinagsasarhan ng pintuan. Alam mo saan natutulog ang mister? Ayun, sa labas ng bahay nila. Kuminsan, sa labas ng gate din na makayanan. Talagang sobrang kalangisan. Kalasinga, no? Tapos, imagine mo, magsusuka yan. Ayun, tapos, hindi niya alam, wala palang damit. Imagine mo yon. Alam mo, walang ginawa kundi na lang wala kang kwentang asawa, irresponsable ka, ikaw ay tamad, ganyan. Palagi, araw-araw na lang, hanggang sa kalasingan niya, palagi na lang ang ginagawa niya yon. And thank God, one time, ang babaeng ito, na-invite siya sa cell group. At sa cell group, narinig niya ang salita ng Diyos. Narinig niya na merong Kristo na pako sa krus. Siya po'y sumampalataya, siya po'y nagsisi, binuksan ang kanyang puso at tinanggap ang Panginoon. Nagbasa ng Bible at natuto siyang magtiwala sa Diyos. At suddenly ang kanyang puso nagbago, pinuno ng Diyos ng pag-ibig at binuksan ang kanyang kaisipan, binuksan ng Diyos ang kanyang buhay at nagkaroon siya ng pag-asa. Alam mo, ginawa ng misis na to, tuwing gabi na umuwi ang mister niya, inihintay niya. At meron na siyang pinapakulong mainit na tubig, hindi para ibuhos sa kanya, okay? Hindi po yun. Meron na mainit na tubig, meron tuwalya, and then pagkadarating na kanyang mister, sasalubungin niya at talagang pipilitin niyang madala sa kwarto niya, nila, hubarin siya, punasan ng mainit na tubig na may towel. And then, pagdating sa umaga, nakahanda na ang pagkain. Everything is ready. Yung kanyang paliguan, kanyang damit, planchado na lahat. And then, minsan gabi, pero mong sobrang kalasingan ng kanyang mister, hindi niya alam kung nasa bed na pala. Pero mong nagising ang mister, ang misis, yakap pa niya kanyang mister na lumuluha. And then, makita ng mister, ang kanyang misis, lumuluha. At sabi niya, in spite of what I'm doing, sabi niya, bakit ganito pang ginagawa ng misis ko? Hanggang hindi alam ng misis niya, pinagmamasdan pala siya ng mister. Hindi niya alam na pinagmamasdan pala siya ng mister niya pagka nagbabasa ng Bible. Pinagmamasdan pala siya ng mister niya pagka siya ay pupunta sa kwarto at nakaluhot, nagpipray. And then pinagmamasdan pala ang kanyang mister dati-rati kung magluto talagang hindi mo matikman, hindi mo malasan kung anong klaseng luto yon. Talagang pagka nagluluto siya, umaawit pa siya at talagang masaya siya nagsisilbi sa kanyang mister. Alam mo, one day, nabigla na lang si Mrs. Sabi niya, pwede bang basahin din ang Bible na binabasa mo? Pwede bang umattend sa pinupuntahan? Pinupuntahan pala, sinusundan pala ni Mr. na umattend ng cell group. Sabi niya, pwede bang umattend, sumama kung saan kayo nag-aaral ng Bible? At pwede bang pumunta sa church niyo na tinatanggap ba ng church niyo ang isang lasinggero, isang taong kagaya ko? Sabi niya. You know, to cut the story short, the husband was transformed and changed. Why? Because the wife was changed. And she treated him unconditionally and wholeheartedly. Grabe po. That is how you can change and transform your husband. Okay? Magsimula sa inyo. At pagka nagbago kayo mga misis, susunod na yan. Hindi po bulag ang mga mister. Okay? Hindi po sila bulag. Hindi sila manhid. Sila po ay may damdamin. Hindi po bulag yan. Nakikita at nararamdaman. Kaya mga misis, because of you, your husband will change and be transformed and lalabas at lalabas mula sa isang bakal o tanso
lalabas ang pagiging ginto because of you. And God Almighty is with you. You can do it. It is your God-given assignment to make your husband the kind of husband God wanted him to be, the kind of husband God created him to be, and the kind of husband na who can make a legacy and be a part of the transformation of our city, even our country. Ikalawang responsibilidad nyo, hindi lang to become a supportive wife to your husband, but to be a submissive wife to your husband. The Apostle Paul, sumulat siya sa Ephesians chapter 5, na napaka-detalye po ng chapter 5. Of course, bago po nangyari yon, makita nyo ang verse 18 ng Ephesians chapter 5 is be filled with the Holy Spirit. Sabi niya, do not get drunk with wine, but be filled with the Holy Spirit. And once you are filled with the Holy Spirit, ikaw ay born again, you are filled with the Holy Spirit, and the Holy Spirit controls you, your life will change. And then, napakadali na po yung verse 22 to 25. Ito pong sinasabi ng Ephesians chapter 5, verse 22. Wives, submit to your husbands as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church. And then in verse 25, sabi niya, that's why sa verse 25, no, verse 24, kaya sa pagdating sa, now as the church submits to Christ, so the wives must submit to their husbands in everything. Nakita niyo po yan? Ang emphasis dyan yung in everything. Wala sinabi kung mabait siya, kung responsable siya, kung mahal niya ako, kung masipag siya, kung behave siya. Wala kayong makita dyan. Walang pasubali ang verse 24. Ang sabi niya, now as the church submits to Christ, so also wives submit to their husbands in everything. Ha? Kung talagang mahal mo si Lord, mahalin mo ang iyong asawa. Hindi siya kaibig-ibig. Responsable siya, tamad siya, batugan siya, ganyan siya. Well, sabi ni Lord, kung hindi mo siya ma-accept as husband, then love him as your neighbor. But I don't like him. Well, if you cannot accept him as your husband and as your neighbor, then love him as your enemies. As enemy pala. Sabi ni Lord, love your enemy. You don't have any choice but to love. But is your husband your enemy? No way. He is the man that God gave you. He is the father of your children. He is the love of your life. One time you fell in love with this husband. At napapaihi ka nga tuwing makita mo yan, no? At nawawala ka sa sarili. Now, siyempre, your husband is not perfect. Pagka nakakilala kay Lord dyan, little by little, this husband will change. And you will be the happiest woman in the whole world. Just like yung kinuwento ko, paglingkuran lang, hindi lang be a supportive wife, but be a submissive wife. As you submit to the Lord. Okay? It doesn't mean that you are a second-class citizen. It doesn't mean you are a slave, subjugated by your almighty husband. No. To submit is to submit to the Lord. Huh? Because you love the Lord, that's why you submit to the Lord. Because you love your husband, you submit to your husband. Because this is God's order, God's plan, God's mandate para magkaroon ng kapayapaan and peace and order sa family. Meron pong order ang Diyos sa family. Tingnan nyo, ang bawat bansa may presidente, ang bawat banko may manager, ang bawat barangay may kapitan, bawat municipality may mayor, okay? Sa tahanan, meron ding pinaka-ulo, and that is the husband. And you are to support him with all his dreams and his plans. You are the cheerleader and supporter, and then you are to submit to him as you submit to the Lord. Because you love the Lord, you submit to the Lord. Because you love your wife, husband, you submit to your husband.
And there is always blessing in obeying the Lord and submission to God's order. And I tell you, church, na ang pagpapasakop ay motivated by love. Hindi yung nagpapasakop ka lang dahil trabaho mo. Wala po yun, no? Walang masyadong naidudulot na maganda ang basta nagpapasakop ka na lang, no? Kaya ka nagpapasakop because you love the Lord and because you love your husband. And ang ganda po, kakaroon ng little by little, your family, your household will change and nagta-transform yan. And then suddenly the Lord, hindi nyo pa napapansin, the Lord is beginning to take over at siyang Panginoon ng tahanan. At pagka siya naging Panginoon ng tahanan, there will be peace, unity, harmony, and synergy. Ang sarap pong pagharian ng bawat pamilya ang tahanan, anang Panginoon. Okay? Ang sarap po na si Jesus ang Panginoon ng bawat mag-asawa. And then mga anak, susunod po yan. At ang sarap po na isang tahanan na pinaghaharian ng ating Panginoon. Mapayapa, matahimik, matagumpay, masagana, maulat. At ang sarap po na ang bawat pamilya ang Diyos na nag-ahari at tagapagtanggol pa at pinoprotektahan kayo sa anumang klaseng masamang balak ng kaaway. So, wives, you are created for that husband and you were made for that husband. You are very special. Huh? And you as the wife, you are to assist your husband to fulfill his God-given assignment and to complete him. Okay? He will become the kind of husband God wanted him to be because of you. Yung isang tanso nagiging ginto. A loser becoming a winner. A failure become a success. Isang basag-basag na lalaki ngayon binuo muli ng Diyos. Na walang confidence, now he's full of confidence. And you are the wife who should boost his morale. Mga misis, alam ko matatalino kayo, mayaman kayo, may pinag-aralan kayo, at ang iba mga mister, walang pinag-aralan, walang masyadong ari-arian. Pero it is that husband is a gift of God. Pagka nakita niyo ang purpose ni Lord, and you will believe that purpose, and you will fight for that purpose, and you are fulfilling God's purpose, suddenly the blessing of God, the presence of God, and the glory of God will come and you will experience heaven here on earth. Amen po ba? Bukas po ay Thursday, kung Wednesday ngayon, okay? 9 o'clock, ang ganda po ng tatalakay natin bukas. While I was speaking, sabi ko, wow, the Lord is so good. And tatalakay natin bukas yung how to experience real unity and harmony and yung synergy. Yung sikreto ng unity, harmony, and synergy. Okay? Kung sakaling meron kayong time, pag-aralan nyo, no? Mag-aral kayo with me. Kunin nyo ang dictionary o kaya kung kayo ay nasa internet, i-scroll nyo lang anong ibig sabihin ng unity, anong ibig sabihin ng harmony, anong ibig sabihin ng synergy. And, you know, when the husband and the wife and the children, there is this unity, kakaroon ng harmony and then synergy, walang bagay na hindi nyo ma-achieve. Walang bagay na hindi nyo ma-accomplish. Pagka si Lord ang naghari, ang isang naghihirap na pamilya, suddenly, umaangat, umuulat, umaasenso, pinagpapala, nagbabagong buhay, pati ng kabuhayan. Alam nyo, walang pinakamayamang pamilya, walang masigit na mayamang pamilya kaysa sa isang pamilya na pinaghaharian ng Diyos, na ang buhay ay binago ng Diyos. Susunod na, wealth and riches and inheritance ay bunga lang po ng paghahari ng Diyos sa ating buhay. Kaya, get excited bukas. We will discuss a very important topic. I want you to pray for me. Alam nyo, hindi ko po binabasa sa mga books ito.
I'm just reading the Bible and the Lord is giving me guidance and wisdom. Kayo mga misis, basahin niyo ang life ni Esther. Basahin niyo ang life ni Sarah. Makita niyo po sa 1 Peter chapter 3 verses 1 to 7. Okay? Sarah. Okay, asawa ni Abraham. Grabe po, ka-wicked si Abraham. Akala niyo mabait si Abraham? If you will examine the life of Abraham, he is so wicked, so immoral, okay? So idolatrous person. Saan ka makita asawa niya, ginawa niyang prostitute sa dalawang hari? Ha? Asawa niya, and yet Sarah never rebelled. Saan kayo makita sa Bible? At makita niyo sa 1 Peter chapter 3, verse 6. Ano ma, well, hindi siya nagsalita, and yet he respected the husband. Makita niyo po yun, no? Be like Sarah. Be like Esther. Because of Esther, the whole Jewish people was safe. Kaya, mga misis, napakahalaga po ng role niyo kay Mister at sa iyong pamilya. Okay? Bukas po, 9 o'clock. And tandaan ninyo, mamayang hapon, lulubog ang araw. At bukas na bukas din, sisikat yan. At huwag na huwag kayong mawala ng pag-asa. Dahil sa Diyos ay may pag-asa. Okay? So let's worship the Lord. And I hope you enjoy the topic today. Mabuhay po tayo lahat. At mahal na mahal tayo ng Diyos. Saya ng buhay kapag kasama ka. At kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, O Jesus. Kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, O Jesus. Walang katulad mo, O Jesus. Dalhin natin sa Diyos ang ating pamilya. Kayo po na mga misis, idulog nyo sa Diyos ang inyong mister. It's a gift from God to you. You can make the most out of your husband. Kayo po ang secret weapon ng mister nyo, no? Believe God and you will see later on, hallelujah, kay buti-buti talaga ni Lord. And let's pray for our children and make God, let us allow God to be the Lord sa ating sambahayan and invite Him to invade your home with His presence and with His glory. Father, we thank you so much sa napakahalagang pinag-usapan namin dito po sa live stream na to. Mahal na mahal niyo ang familia, ang mga husbands, ang mga wives, ang mga children. At you are pro-family and you're fighting for every family. You're the God of restoration. Bagamat ang demonyo winawasa, binabayo ng katakot-takot ang familia, pero hindi siya magtatagumpay dahil merong Kristo na napako sa krus to restore every husband, every wife, every children, every home. Salamat po na pagka kayong naghari, walang imposible at walang wasak na tahanan na hindi nyo kayang buuin muli at ayusin muli. At pagka kayo naghari, Panginoon, heaven will come down to every family and every home. Salamat po. Salamat po sa pag-asa na kaya mong ayusin, restore ang bawat tahanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. See you bukas at
nga buhay po tayong lahat. Enjoy this day. Remember, Huwebis bukas. Abuhay po tayong lahat.